Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, at magsalo tayo sa salita ng Diyos. Paano ba natin mararamdaman ang pagmamahal ni Jesus sa atin? Paano ba nagiging buhay ang ating pag-asa sa kabila ng pagsubok at kalungkutan, kawalan ng pag-asa at mga pagdududa? Naniniwala po ba tayo sa glorious resurrection ni Jesus, sa kanyang muling pagkabuhay na siya magbibigay sa atin ng bagong pag-asa at minimithing kaligtasan? Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo para sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Nathaniel na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako! Sasama kami!" Wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po." Tugon nila at sabi ni Jesus sa kanila, "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun!" Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila nila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Sabi ni Jesus sa kanila, "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo." Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo." Sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus ay kwento ng pag-asa at hamon sa ating marupok na pananampalataya sa Kanya. Tunay ngang ang misteryo ng ating pananampalataya kay Jesus ay mananatiling misteryo at patuloy natin itong pinaniniwalaan. Dahil kahit papaano, naniniwala pa rin tayo na magkakaroon ng kaganapan ang ating pananampalataya sa huling panahon. Bagamat para sa akin, napakahirap unawain ang muling pagkabuhay ni Jesus. Puno ako ng pagdududa at kaguluhan dahil ang masigit kong pinaniniwalaan ay ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Dahil para sa atin ay mas madaling paniwalaan ang pagkamatay kaysa muling pagkabuhay. Dahil iyon ang nalalapit sa katotohanan. Hindi pa tayo nakasaksi na may namatay at nabuhay muli. Ang nakikita lamang natin ay ang mga namatay at humantong sa libingan. Kaya ito marahil ang dahilan kung bakit ayon sa Ebanghelyo na ating narinig ay hindi nagawang makahuli ng isda ang kanyang mga disipulo na sila Simon, Pedro at mga kasama. Maaring wala sila sa tamang kondisyon sa panghuli ng isda. Hindi buo ang kanilang konsentrasyon dahil
maari na ang kanilang kalooban ay punong-puno pa ng pagtatanong, pagdadalamhati matapos nilang masaksihan ang pagkamatay ni Jesus. Ang dating liwanag na dala ni Jesus ay napalitan ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. They became so depressed and desperate and unable to find focus and meaning on their lives. Dahil sa pagkamatay ni Jesus ay sumabay na rin ang kanilang panghina at tuluyang paglaho ng kanilang pananampalataya. Nanatili sila sa ganoong damdamin, sumabay na rin ang kanilang kalungkutan at pagkabigo. Diba ganito rin naman tayo kadalasan? Sa bawat hagupit ng pagsubok sa ating buhay, ay mas naniniwala tayo sa problema kaysa sagot sa ating problema. Mas gusto na lang nating manatili sa kalungkutan at sa pag-iyak kaysa maniwalang bababa si Jesus at hahanguin tayo sa ating kapighatian. Sa ating mga pinagdaraan ng hirap at kalungkutan, mahirap talaga maniwala pa at umasa. Mas madaling maniwala sa mga bagay na nararanasan natin kahit mapait at masakit kaysa umasa sa mga bagay na maaring maging kasagutan sa ating mga paghihirap. Minsan ay pinipili na lang nating manatili sa dilim kaysa umasa na may darating pang liwanag. Subalit, ang magandang balita, ang lahat ng pait, sakit, kalungkutan, pagkaulila na nadama ng mga disipulos ayon sa ebanghelyong ating narinig kanina, ay napalitan ng isang bago at nagliliwanag na pag-asa dahil ang inaakala nilang Mesiyas na naglaho at namatay na ay muling nabuhay at nasa harapan na nila. Isang maikli ngunit napakahalagang eksena sa ating ebanghelyo ngayon ay yung nasa bandang huli na po. Yung parte na meron sila nakitang isdang nakaiyaw at di ilang pirasong tinapay malapit kay Jesus. Tapos ay inanyayahan sila ni Jesus na ang sabi, "Hali kayo at mag-almusal tayo." Mga kapatid, sa malawak na karagatan ng ating buhay, na kadalasan ay binabayo ng napakalakas na mga unos at bagyo, mararanasan din natin ang pagdilim ng ating mundo. Ang matinding pagkagutom at pagkauhaw sa tunay na kasagutan ng ating pagdurusa. Para bang kahit anong mahahawakan natin na sa tingin natin ay makakatulong, ay hindi pa rin pala sapat na lunas ng ating labis na pangungulila. Pero kahit papaano, sikapin natin na huwag mapalayo sa pampang ng karagatan ng ating buhay upang sa pagbubukang liwayway, kahit madilim-dilim pa, ay masulyapan natin ang Panginoon na nakatayo sa pampang at marinig ang kanyang tinig na nagtuturo kung papaano natin ihulog ang ating mga lambat. At higit sa lahat, upang marinig natin ang kanyang pag-anyaya, halina kayo at mag-almusal tayo, sapagkat ang tunay na lunas ng ating mga kahirapan ay walang iba kundi yung pagkaing nanggagaling lamang sa kanya. Halina kayo at mag-almusal tayo. Nabibigatan ka na ba sa iyong buhay ngayon? Tugunan mo ang pag-anyaya ni Jesus. Nagdidilim ba ang iyong buhay? Nabibingi ka na ba sa ingay ng mundo? Umiwas ka sa gitna ng karagatan ng iyong buhay kung saan nandoon ang mga malalakas na hangin at malalaking alon. Lumapit ka sa pampang upang marinig mo ang tinig ng Panginoon. Halina kayo at mag-almusal tayo. Halina kayo at mag-almusal tayo. Araw-araw, ito rin ang panawagan ng ating Panginoon sa ating lahat. Dahil araw-araw, nais niya na pawiin ang ating pagkagutom at pagkauhaw sa mga pagkain at iinumin na talagang galing sa Kanya. Halina kayo at mag-almusal tayo. Hindi nga ganito ang pagkasabi ng Panginoon sa loob ng misa, pero maririnig natin na uulitin ng pari ang mga salita ni Jesus na nagsasabi, "Kunin ninyo ito at kanin, sapagkat ito ang aking katawan. Kunin ninyo at uminom kayo, sapagkat ito ang kalis ng aking dugo."
hindi nagwawakas ang kwento tungkol kay Jesus doon sa krus. Sa katunayan, nilampasan at nadaig niya ang kamatayan upang tayong lahat ay maiahon din sa ating kinalalagyan. Ipagdiwang natin araw-araw ang muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng ating pagdalo sa hapagkainan sa banal na Eucharistia, sapagkat doon po ay maririnig natin ang kanyang mga salita at matatanggap natin ang pagkain sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang banal na mga salita ng Diyos. Ako po ay si J.R. Rogmar, Senior Assistant for Communications and Media ng Franciscan Communications Philippines, na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag lamang tayong maging tagapakinig sa mga salita ng Diyos, pagkus, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.